Topic po natin tungkol sa goiter, ha? Kasi marami rin nagtatanong sa goiter, pwede po kayo magtanong ngayon. So, pag goiter po, maraming klaseng problema pag lumalaki yung goiter. May tinatawag tayo na hyperthyroid, di ba? So, nandito po yung goiter natin para malaman kung lumalaki, kinakapa ito sa likod o minsan sarili lang. Tapos inom ka konting tubig, titingnan kung merong lulunok tayo kung may gumagalaw dito. So, pag napapansin nyo, lalo na sa kababaihan, na lumalaki dito, posibleng goiter yon. So, pag may goiter, ang gagawin, ipapacheck natin kung yung goiter mo ay hyperthyroid. Ibig sabihin, produce ba siya ng produce ng mga thyroid hormone? Or hypothyroid, mahina siya. Sobra ba siya sa thyroid hormone? Kulang ba siya sa thyroid hormone? Or normal lang ba ang thyroid hormone mo? Yun ang tatlong posibilidad. Kaya hindi po ganun kasimple. Kaya pag magko-comment kayo may tanong, anong klaseng goiter? Euthyroid, ibig sabihin EU, thyroid, ibig sabihin normal lang yung T3, T4, TSH. Hyperthyroid, mataas ang T3, T4. Hypothyroid, mababa ang T3, T4. Iba-iba ang gamutan sa bawat isang sakit. Okay? Isa sa pinaka-common na problema na delikado yung tinatawag na hyperthyroid. Okay, ang thyroid natin kasi po ang trabaho niya para siyang accelerator ng kotse. Okay? Pag marami kang thyroid hormone, sobra, parang accelerator ng kotse yan, mabilis ang tibok ng puso, mabilis lahat. Mabilis ang pawis. Hyperthyroid, nanginginig yung kamay, di ba? Hindi makatulog. Tapos, pag malala yung hyperthyroid, lumalaki yung mata, lumuluwa yung mata. Kung nakakita kayo ng exophthalmos, ganun po nangyari. Ang bilis ng tibok ng puso, naiinitan, dumi ng dumi, lahat mabilis eh. Okay? Yan ang hyperthyroid, mataas ang T3, T4, delikado po yan. Kailangan magpapacheck tayo sa doktor. Usually, babae tinatamaan, minsan namamana, pero wala talagang cause. Namamayat din. Kasi ang metabolism mabilis, sobrang bilis. Balisa, anxious. Yan ang hyperthyroid. Ngayon, pag habang kayo ay hyperthyroid, di ba? Hyperthyroid. Bakit nagkaka-hyperthyroid? Minsan, tawag dito po yung mga Graves disease or autoimmune disease. Minsan yung katawan natin, autoimmune disease, yung katawan natin, yung mga sundalo ng katawan, sinisira yung sariling thyroid. So, pag sinira, minsan nagloloko yung function, bumibilis. Okay? So, pag kayo ay hyperthyroid, ito yung mga sintomas. Diba sinabi ko, mabilis, pinapawisan, nanginginig yung kamay, ang bilis ng tibok ng puso. Merong gamot binibigay ang doktor. Okay? Bukod sa gamot na binibigay ng doktor, yung mga metimazole, tapazole, PTU, bukod doon, ang tips ko ngayon, anong pagkain ang dapat kainin, anong pagkain dapat iwasan. Okay? Pag kayo ay hyperthyroid, mabilis ang galaw, di ba? Habang nag-hyperthyroid kayo, huwag muna kumain ng pagkain mataas sa iodine. Yung iodine kasi, yan ang kailangan ng thyroid hormones. Eh, sobra ka na eh. Hyperthyroid ka na eh. So, pag hyperthyroid ka na, low iodine foods muna tayo, 'di ba? Bawas sa asin kasi asin natin may iodine ng asin natin eh. Iodized salt eh. So egg white lang, tinapay lang, yung mga ganun lang, simple lang muna pagkain. Huwag muna yung iodine rich like mga seafoods, iwas muna tayo doon, 'di ba? Merong mga gulay, I'm sure nabalitaan niyo na 'to. May mga gulay na medyo, paano ba natin sabihin to? Medyo pinipigilan niya yung thyroid sa pag-function properly. Pinipigilan niya yung thyroid sa paggamit ng iodine. Ito yung tinatawag na cruciferous vegetables. Ano to? Broccoli, cauliflower, cassava. Basically sila, broccoli, cauliflower, cassava, kale, mustard. Itong mga gulay na to, medyo, pag maraming kinain nyo, medyo pwede makababa
sa thyroid hormone mo. So kung hyperthyroid ka, sobra ka, maganda 'tong mga gulay na 'to. 'Di ba? Nakakababa siya. So maganda 'tong mga broccoli, cauliflower, cassava, tapos iwas mo na sa mga seafood, sa mga high iodine habang hyperthyroid ka pa before treatment. Pero pag ginagamot ka na ng hyperthyroid, nag-normalize ka na in 1 month or 2 months, pwede ka na bumalik sa regular food mo na konting seafood, konting gulay, wala nang problema doon. Bukod dito, kung hyperthyroid kayo, kailangan nyo kumain ng vitamins and minerals, kailangan nyo ng iron. Okay? Pwede iron sa pagkain or iron supplement. Kasi pag mababa iron mo, minsan lalo nagiging hyperthyroid. So green leafy vegetables, poultry, chicken, turkey, pwede yan iron. Kailangan mo din ng selenium. Ang selenium, pinoprotect yung thyroid natin sa sakit. Selenium nasa mani, chia seeds, mushroom, lahat ng nuts, mga meat, poultry. Kailangan mo rin ng minerals tulad ng zinc, immune system, pampalakas, hyperthyroid ka kasi, pwede kang magkasakit. So, zinc ang kailangan mo. Zinc nasa beef, nasa mani, cocoa powder, mushroom, pumpkin seeds. May mga vitamins din na zinc. Tapos, pag hyperthyroid, pwedeng masira ang buto. Ang mga hyperthyroid, lumalambot, nagiging weak, marupok, mabilis ma-fracture ang buto. So, kailangan nyo ng calcium at vitamin D. Ang recommended nga pag hyperthyroid, inom na lang kayo calcium supplement tsaka vitamin D supplement. Kasi yung calcium sa pagkain, mga dili, spinach, almond milk, sa mga nuts, minsan mahirap makuha yung calcium eh. Gatas. Vitamin D, itlog, isda, mushroom, beef liver, mahirap din mahanap itong mga vitamin D. Diba? So yan ah, calcium, vitamin D. Pag hyperthyroid, kailangan mo rin ng healthy fats. Healthy oils, avocado, olive oil, avocado oil, pwede na rin coconut oil. Tapos actually maganda itong mga turmeric. Marami nagsasabi. Lisa, ano nga turmeric? Luyang dilaw? Luyang dilaw. Oh, marami nagsasabi. Pang autoimmune, thyroid problem, malaking tulong yung turmeric. Okay? So, iwas muna sa iodine-rich foods habang hyperthyroid tayo. Yung mga seafoods, yung mataas iodine. Kung ano yan, kung hyperthyroid ka. Okay. Pati rin yung mga gluten. Alam mo itong gluten kasi hindi pa naman proven. Pero maraming sakit. Sabi nila eh, posible dahil dito sa gluten na to. Mga may gluten allergy sa wheat, barley, malt, rye. Bihira naman tayo kumain nito. Pero makikita nyo sa label eh, na gluten-free. Isa pa pala bawal sa hyperthyroid. Ito, paborito nyo. Kape. Kape, caffeine, kape, tsaa na maraming caffeine, soft drinks may caffeine, energy drinks maraming caffeine, chocolate, bakit ayaw mo ng caffeine? Kasi hyperthyroid, ang bilis na ng tibok ng puso mo, di ba? Hyperthyroid, may anxiety, may nervous ang hyperthyroid, irritable, bilis ng heart rate, tapos sasabayan mo pa ng kape, di lalong bumilis, di ba? So ito yung mga pagkain, iiwasan natin. Ayan na, may comment tayo. Yan, nakakapanghina ang hyperthyroid, toxic goiter, tama kayo lahat. Hindi rin darating yung buwan ng dalo pag hyperthyroid, tama po, alam niyo lahat. Ganito po ah, ang hyperthyroid, pag pinabayaan, sasabihin ko na, huwag magagalit. Pag pinabayaan ang hyperthyroid, nakamamatay. Okay, hindi agad-agad mamamatay, pero after ilang buwan. Ano mangyayari? Mamamayat ka eh. Kasi parang ang bilis ng takbo ng kotse, imbis na 80 lang takbo mo, parang 160. Namamayat yung hyperthyroid. Kasi nga ang bilis ng metabolism. Tapos ang mangyari niyan, bibilis tipok ng puso mo. After a few months, ang mangyari, heart failure. Dami ko nakita sa PGH. Heart failure, goiter lang. Pero mo dahil na goiter, nasira yung puso. Tawag doon, thyrotoxic heart. Thyroid na toxic yung heart. Humina yung puso. May namamatay doon. Pero pag ginamot mo yung thyroid na maaga,
yung puso babalik sa normal. Simple lang yung gamot eh, no? Kayo na nagkukwento eh ng tapasol, metimasol. Tama po yun, tuloy niyo lang. Gaano katagal yung gamutan sa thyroid? Pag hyper, tuloy-tuloy lang. Usually, mga 1 year, 2 years, ganun katagal. Minomonitor. Lalaki po ako, positive sa hyperthyroid. Oo. Oh, mahirap po, hirap na hirap ang hyperthyroid. Parang nahahyper ka, nawawala sa sarili. Pero with gamot, maganda. So, ang gamutan sa hyperthyroid, may tableta. Pero kung yung iba, umiinom ng radioactive iodine. Yung radioactive iodine, parang radioactive siya eh. Pumupunta siya sa thyroid, sinisira niya yung thyroid mo eh. Pag nasobrahan lang ng radioactive iodine, usually naman eh, masosobrahan konti, imbis na hyperthyroid ka, mauubos itong mga yung gumagawa ng thyroid hormone mo, magiging hypo ka naman. Masosobra na hypo. Pero mas mabilis gamutin yung hypo na kulang. Pag kulang ka na sa thyroid hormone, kasi nga nag-radioactive iodine ka, o yung iba, inoperahan, tinanggal yung thyroid, bumagsak yung thyroid hormone, bibigyan ka lang ng thyroid supplement. Thyroid hormone bibigay sa inyo. Mas madali na yon. Maintenance for life ng thyroid hormone pag nasobrahan. Okay? So, kailangan pa check ha. Huwag biro-biro na kamamatay itong hyperthyroid na to. Usually, babae ang tinatamaan. More babae than lalaki. Cause, hindi alam eh. Walang cause. Oh, next, pag-usapan natin yung hypothyroid naman. Anong pagkain? Bakit nahahypo ang tao? Mas bihira yung hypothyroid ha. Ang hypothyroid, pabaliktad ang sintoma sa hyperthyroid. Mabagal lahat. Kumbaga sa kotse, yung kanina 80 kilometers per hour, hyperthyroid, 160 kilometers, ang bilis. Pag hypo ang takbo ng kotse mo, parang 20 kilometers per hour. Mabagal. Malamig ang kamay, mabagal. Mabagal ang tiyan, constipated. Kanina nagtatae sa hyperthyroid. Sa hypo, constipated. Inaantok, hindi lumalaki. Pag ang bata, hypothyroid ang bata. Pag hypo, hindi lalaki. Mahina pag-iisip. Ang baby, naka-hypothyroid din. Kaya nga, merong newborn screening. Pag na-hypothyroid ang baby, hindi lalaki, hindi kakain. Mahina ang muscle. Tawag dito, floppy infant. Hindi na puffy yung mukha. Sa adult, ganun din. Constipated din. Dry hair. Hair loss. Dry skin. Tataas ang cholesterol. Yung boses, lalaki. Lalaki boses. Hoarse voice. Muscle pain. Tapos mamamaga din siya pag hypo. Pag hypothyroid, dahil mabagal yung takbo ng kotse mo, 20 kilometers per hour, mabagal metabolism, tataba ka naman. Tsaka nagkaka-carpal tunnel. So, anong dahilan bakit na hypothyroid? Okay? Ang hypothyroid, most common cause, may tinatawag na isang autoimmune din siya eh. Hashimoto's thyroiditis. So, namamaga yung thyroid hormone, tapos yung katawan gumagawa ng antibodies, ina-attack yung thyroid gland, nasisira. Usually, viral infection. Baka daw viral infection. Hindi mo masabi, virus eh. Ito pa tinamaan eh. Okay? Tapos yung sinabi ko, nag-radioactive iodine treatment. Di ba? Nag-inom ka nun, nag-hyper ka muna, uminom ka ng radioactive iodine, tapos syempre masosobrahan, magiging hypo ka. Merong mga gamot na binibigyan doktor, medyo rare naman to, nakaka-hypothyroid din, yung mga amiodarone para sa puso. Thyroid surgery, pag inoperahan dito, di ba? Usually, nagtitira ng konting thyroid gland, pero napapahypo. Ito, number 6, mahalaga. Kulang ang iodine mo sa pagkain. Kaya nga, pahabang bata tayo, okay naman eh. Pag normal yung thyroid mo, gusto mo marami kang iodine. So, pag kulang ang iodine sa pagkain, doon naka-hypothyroid. Noong lumang panahon, maraming tao naka-hypothyroid kasi wala silang iodine na makain. Iodine kasi seafoods eh. Kaya nga, ginawa ng batas ang iodized salt. Diba iodized salt? Lahat ng salt natin may iodine. Kasi nga, gusto ng
alisin ang hypothyroid. Kaya pag may asin, may iodine ka na. Kaya ginawa siyang iodized salt. Other foods, lahat ng seafoods mataas sa iodine. Diba, Doc Lisa? Lahat ng seafoods, anong seafoods mataas sa iodine? Lahat to. Fish, seaweeds, lato, agar-agar, kasama na to. Puwera siyempre sa prawn, crab, lobster, seaweed, sushi. Ayoko ng hilaw sushi. Ano to? Karajin. Agar-agar, algae, nori, kelp, milk, dairy, mataas sa iodine. Egg yolk, iodized salt. Lahat to mataas sa iodine. So pag normal kayo, bata pa, okay itong mga seafoods, di ba? Para normal yung iodine mo. Kasi iodized salt, di naman pwede sobra dami ang kakainin mo, di ma-high blood tayo. So pagkulang sa iodine nung bata pa, pwede mag-hypothyroid. Kaya gusto mo saktong-sakto. Mga buntis. Pagkatapos mabuntis, may tinatawag na postpartum thyroiditis. So bumabagsak din yung thyroid hormone. May mga babies sa may congenital hypothyroidism. Pag ang buntis may goiter, papacheck agad yung baby. Pag yung buntis, either hyperthyroid yung buntis o hypothyroid, kailangan yung baby alagaan. Baka makuha din yung sakit. Usually, ito, ano mga risk factors? Mga babae, usually ang nagkaka-thyroid problem, hypothyroid, Asian, premature graying of hair, yung madalas mag-gray agad yung buhok. Pumuputi, mas nag-hypothyroid. So, pag hypothyroid, mababa ang T3, mababa ang T4. Okay? So, may gamot lang. Binibigyan lang siya ng thyroid hormone pills every day para itaas ang dose. Tapos, kayong umiinom na gamot sa hyperthyroid or hypothyroid, dapat po ang check-up nyo ng TSH, T4, T3, siguro, depende sa doktor nyo, every 2 months. O, huwag nyong papabayaan na wala kayong check kasi baka sumobra taas naman yung thyroid hormone mo o sumobra naman baba. Kailangan sakto lang. Parang blood pressure siya. Dapat sakto. So, pag hypothyroid ka, uminom ka ng thyroid hormones, paano mo malalaman kung nasosobrahan ka na ng thyroid hormones? Pag nasosobrahan ka, para ka ng hyper, hindi ka makatulog, palpitation, nanginginig, namamayat ulit. So, yan ang problema. Pag hindi ginamot ang hypothyroid, ano mangyayari? Hypo, mabagal, daming problema, heart problem, mental health issue, lahat ng mga ugat, nerves nasisira. At merong malalang sakit sa hypothyroidism. Kaya ang ginawa yung iodized salt. Pag sobra ka hypothyroid, talagang wala ng gana sa buhay, pwede na mawalan ng malay, makomatose, bagsak temperature, pwede mamatay. Ang tawag dito, myxedema. Okay? So, pag ang doktor may nakitang pasyente, hindi alam anong mga sintomas, parang kung anong akala natin, umaarte lang yung pasyente, isang test na laging hindi namin kinakalimutan, ipacheck ang thyroid hormone, T3, T4, TSH. Baka doon mo mahuli, uy, hyper pala siya, hypo pala siya, kaya lagi pala nagwawala si misis, hyperthyroid pala, hindi niya pala kasalanan. So, minsan nandun lang pala eh. Okay? Actually, may kwento noon eh. May isang presidente sa US na, I think presidente siya sa US eh. Ginera niya yung isang bansa. Hindi ko na lang sasabihin kung anong bansa. Basta ginera niya ng ginera. Nagkagulo yung mundo. Gera-gera. Noong chinek yung presidente, hyperthyroid siya. Oo, tunay ito ha. Hyperthyroid siya. So, ang sinabi, baka dahil na hyperthyroid siya, na hyper siya, kaya gusto niya makigera. Kaya lahat ng tao, kahit politiko, kailangan i-check natin yung thyroid. Baka ma-hyper, sumobra galit eh, di ba? So, tandaan nyo ha, yung goiter, nandyan lang yan, lalo na sa babae. Ingatan natin ang thyroid gland, kailangan i-check natin kasi kung high or low, hindi rin maganda. Daming sakit ng katawan ng tao eh, okay? So, salamat po. God bless po sa inyo. Thank you.